Tiddling, tiddling. 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 Magandang araw mga kakape, mga ka-espresso. So ito nga pala, naisipan kong mag-video since napanood ko yung isa sa mga latest upload ni Mami Bea about LED update niya sa sasakyan niya, LED tuloy. So basically parehas kami na nangyari sa status ng sasakyan namin. So kung napanood niyo yung video ni Mami Bea, nakita niyo doon na nagkaroon ng hyperflashing kapag tumatagal na sa pag-signal. So, kung tutuusin, parehas ang nangyari sa amin. Usually, nangyayari yun kung normal LED bulb yung pinalit nyo, or kapag walang anti-hyperflashing cable sa pagkabit nyo dun sa unit nyo. So, check natin yung sa akin kung mag-hyperflash. Siyempre, sa akin, hindi na. Yung sa akin kasi usually, sabi sa akin ng mekaniko ko, kahit dalawa lang daw na pagkabit mo ng anti-hyperflashing cable, either dalawa sa harap o dalawa sa likod. So, ilang segundo na nakabukas yung yung ating ilaw, check natin kung mag-hyperflash. Kung makikita nyo, hindi naman siya nag-hyperflash. Tingnan natin yung likod. So, try natin yung kanan. Check din natin yung likod. So, as you can see, hindi naman siya nag-hyperflash kahit ilang segundo na naka-ilaw. So, patayin natin. So, as you can see, sabi ko nga kanina, meron akong dalawang anti-hyperflash cable dito sa harap at dalawa sa likod. Ito yung akin, ito yung isa, ito yung pangalawa na nandun sa ilalim. So dalawa rin sa likod, yun nga na sa likod. Dito na kailangan mong hatakin muna to, syempre ito rin. Pero meron kayong, kung sakaling gagaya kayo sa akin na maglalagay ng anti-hyperflashing cable sa sasakyan, you might encounter one problem. Ililink ko dito yung anti-hyperflashing cable. Makikita nyo doon na may heatsink doon. Nagiinit siya ng husto. So, nag-research ako sa YouTube. And nakikita ko doon sa US at sa ibang bansa, ginagawa nila ay either dinidrill nila yung heatsink ng anti-hyperflashing cable sa sasakyan, or tinitapa nila. So, yung anong ginawa ko sa akin. So, kung nakita niyo yung hyperflashing cable ko dun sa harap, makikita niyo dun na nakadikit siya and nakakover siya ng tape, electrical tape, tsaka isang uri ng tape na temperature tape. So, usually, dalawa ginawa ko dun. Yung dalawang anti-hyperflashing cable, nag-use ako or gumamit ako ng thermal adhesive. Dinikit ko yung heatsink ng hyperflashing cable sa metal part ng sasakyan or sa unit ko. Kung tatanungin nyo ako kung bakit, once na dinikit mo siya sa metal part ng sasakyan mo, kung in your case, kung kay kape or kay espresso, kapag dinikit mo siya yung heatsink ng cable sa metal part, magdi-dissipate yung ibang init na dapat na nandun lang sa heatsink sa metal part ng sasakyan mo. Based sa pag-search ko sa YouTube at din sa Google, mas advantage yun para hindi lang mapuno yung or uminit ng husto yung
heatsink ng Hyperflush cable. So, kung mapapansin nyo nga sa akin, 6-7 months ko na siyang gamit and never ako naka-encounter ng problem since hindi ko na lang maipakita pero chinek ko rin siya using temperature na scanner. And nung hindi ko pa siya naikabit sa metal part ng sasakyan, umaabot yung temperature ng heatsink to at least 90 to 100 Celsius. Pero nung naikabit ko siya sa metal part, usually bumaba siya ng almost 15 to 20 degrees. So malaking kababaan sa temperature. So yun lang, payo ko lang sa mga gustong magpalit ng LED bulb na hindi mag-hyperflush, much better kung bumili kayo ng anti-hyperflush cables. Either as mentioned earlier, sabi ko nga, either dalawa sa harapan or dalawa sa likod. So ililink ko na lang yung mga bulbs na binili ko, yung strips, yung anti-hyperflushing cable, and try nyo na lang kung hindi kayo marunong gumawa sa sarili nyo, ipagawa nyo na lang sa mekaniko nyo para safe yung paggabit nyo ng anti-hyperflushing cable, and pati na rin para hindi na rin mag-hyperflush yung unit nyo. So sana nakatulong mga kaibigan, na hanggang sa muli, paalam.